buong buo ang tiwala ko sa bawat Pilipino. Ano ang epekto ng eleksyon sa stock market? To answer this question, tingnan natin yung data from the previous 5 presidents and tingnan natin kung paano nag-perform ang Philippine Stock Exchange Index during those times. Today, in the midst of our trials, we must learn how strong we can be. Okay, so simulan natin with Fidel V. Ramos. So, na-elect siya noong 1992 at naganap ang eleksyon noong May 11. Sa panahong ito, marami ang nagtitiwala sa kakayahan ni Pangulong FVR. At sinabing masigasig at positibo yung ekonomiya natin or yung outlook ng economy sa Pilipinas. Sa katunayan, makikita natin na tumaas ng higit 89% ang PSE index sa unang tatlong taon ni FVR. Ngunit, kung titignan mo naman ang last 3 years niya, makikita natin na bumagsak ng halos 35% bago ipaubaya sa susunod na Pangulong Joseph Estrada. Maaring naka-apekto rin ang Asian financial crisis noong 1997 sa pagbagsak ng PSEI. Sa 3 years naman na termino ni Pangulong Joseph Estrada, makikita natin na umabot ng higit 40% ang pagtaas ng index during his first year. Ngayon, makikita naman natin na bumagsak rin ng 40% ang index ng sumabog ang corruption scandal ng Pangulo noong year 2000. At dahil dyan, Joseph Estrada was ousted at naging Pangulo naman si dating Vice President Gloria Macapagal Arroyo noong January 20, 2001 sa pangalawang People Power Revolution. Na-re-elect naman ang Pangulong GMA noong 2004 elections at makikita natin na malakas rin ang naging performance ng index natin for the first 3 years under Gloria Macapagal Arroyo. Bumagsak rin ito, however, during the global financial crisis of 2008 na tinaguri ang The Great Recession. Ngunit medyo nakarecover naman ang index natin towards the end of her term. Next in line being Mr. Noynoy Aquino. So Pinoy had a great first half of the term with around 90% increase sa ating index. And looking at the last half, a slightly weaker performance but still went up to around 20%. Sa kasalukuyan naman, Mr. President Duterte, despite having a very difficult term due to the COVID-19 pandemic, may kita natin sa PSEI na umakyat pa rin ang PSEI at nag-break pa rin ng mga previous highs during the first 3 years ni President Duterte, pero nag-fade rin ito quickly noong sumabog ang pandemya. Okay, so ngayon nakita na natin yung performance ng PSE index during the last 5 presidents. So ngayon, meron ba kayong napansin, meron ba kayong nakitang mga patterns? Kasi napansin to ni Mr. Henry Ong at isinulat sa isang Philippine Daily Inquirer article saying that the Philippine Stock Exchange Index has historically performed the strongest during the first 3 years of a new president as the market rises on renewed optimism. Ngayon, sa pagtapos naman ng 3 years na yon, posibleng nauubos rin yung optimism o kaya nagkakaroon ng uncertainty sa economic atmosphere knowing na magpapalit na rin naman ng presidente or ng government in the next few years. So nakausap natin si Mr. Philip Hagedorn from ATRAM, isang high-level fund manager that went through all the 5 presidents while investing and trading in the Philippine markets. And he expressed his opinions kung paano naapektuhan ng eleksyon ang stock market natin. I've experienced, you know, how many elections? Ramos, Herap, Gloria Macapagal Arroyo, Pinoy, and Duterte. No? Yes. So when I started working, the index was 800. The index is now 8,000, right? Or 9,000. It went up 10 times, notwithstanding what president was in the way. Because although politics matters, policy for Philippines hasn't changed that much. Whoever says that the country's gone downhill, to me, I don't know what they're talking about. What numbers are you talking about? Because we haven't been as wealthy as we are today. Even per capita income went from, you know, 1,500 to over 3,000, 4,000. So the fact is, Filipinos are better off today than they've ever been. The custodian of the government for 6 years, really, what can you do in 6 years to change things? So for someone like Philip, maybe politics isn't the whole picture when it comes to the financial markets. Pero mapapansin rin natin na may mga major disruptions na nangyari sa ekonomiya na nagtitrigger sa pagbagsak ng PSEI katulad ng global recession, Asian financial crisis, yung corruption scandals,
yung COVID-19 pandemic. And these events are black swan events, meaning hindi natin siya kayang ipredict. So, knock on wood, what if magkaroon ng global crisis, no, sa simula ng termino ng presidente? Or what if walang crisis na nangyari? Magtutuloy-tuloy ba ang pag-akyat ng index katulad sa termino ni Pinoy? And another thing we didn't even look at is the policies that these governments implement that can affect our economic growth. Kasi ito yung mga bagay that can make or break the markets. Okay, so ikaw, ano yung tingin mo ngayon that we are in the midst of the beginning of having a new president? Babalik ka ba sa PSE? Or maghahanap ka pa ng other markets like the cryptocurrency markets, forex markets, commodities, global stocks? Basta, mga ka-investa, lagi nating tatandaan that there are hundreds of factors that can affect stock market prices. And politics is only one part of that. Also, kailangan rin natin ma-realize, guys, that anything, literally anything can happen in the markets. So we encourage everyone watching this video to approach the market cautiously. At tandaan pa rin na risk management is the key to successful investing. So that's it for this video, guys. Sana meron kayong natutunan. And let us know, guys, meron ba kaming nakalimutan banggitin? Meron ba kaming data that we have to consider before drawing any conclusions? Let us know in the comment section below. And if you learned something, please like and subscribe to Investa TV because malaking tulong to para mapalago natin ang financial education para sa mga Pilipino. That's it, mga ka-Investa. Paalam!